You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Marami nga ang talaga namang natutuwa, especially the fans of Nadine Lustre matapos nitong masungkit ang pinakamataas na parangal sa gabi ng parangal, ang MMFF. Pag-i si Nadine Lustre bilang best actress. Maraming mga fans ang sobrang pinagmamalaki ngayon si Nadine dahil ayon nga sa kanila kahit na nga nawala pa ang love team nito at naging controversial na mga nakaraang taon, ngayon nga ay bumabawi ang actress. Ayon kay Nadine Lustre, matapos nga siyang magwagi ng best actress at star for a night, sinabi niya na marami pang aabangan sa kanya. Pero marami ang nagtatanong, napakaraming ang movie, bakit nga ba ang deleter ang tila nangunguna ngayong movie sa nasabi nga pong Metro Manila Film Festival? Anyway, marami kasi ngayon ang entry at ang nasabi nga pong deleter lamang ang movie na mapapanood na ito ay isang horror or thriller na film, kaya naman isa ito sa dahilan kung bakit nga ba dinumog ang movie na deleter ni Nadine Lustre. Nakakatuwa rin dahil matapos manalo ang actress bilang best actress, suportado siya ng kanyang mga kasama sa movie na deleter sa pagdiriwang ng kanyang pagwawagi bilang pinakamagaling na actress sa natapos nga pong Metro Manila Film Festival. Tila na-miss nga ng mga netizen ang pagkakaroon ng horror movie na Pinoy version, kung saan marami nga ang talaga namang nag-abang at na-curious matapos nga mag-post din ng mga ilang netizen kung paano sila nag-react matapos panuuri ng movie ni Nadine Lustre na The Deleter. Ang Deleter din ang humakot ng Sangkaterbang Award. Ayon sa update, 8 award ang nakuha ng nasabing movie. Anyway, ilan sa mga naging katunggali ni Nadine Lustre sa pagiging best actress ay walang iba kundi si Tony Gonzaga ng My Teacher, Ivana Alawi ng Partners in Crime, at syempre, Heaven Paralejo sa Nananahimik ang Gabi. Ang tawagin na nga at i-announce kung sino ang best actress ay nagtalunan ang mga kasama ni Nadine Lustre sa nasabing movie na Deleter, kung saan bukod sa trophy ay nagbigay din ng cash 100,000 itong si Nadine. Until now ay pumapalo nga sa sinihan ang nasabing movie ni Nadine Lustre at talaga namang mas marami pa ang naku-curious na panuorin ito dahil na rin sa mga reviews ng mga netizen. Anyway, congratulations kay Nadine Lustre at sa lahat ng bumubuo ng movie ng Deleter, of course sa Viva, na mukhang talaga namang lahat ng movie ay pumapatok sa takilya. Yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.